Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga ka-coach G natin, mga ka-good vibes. Painggan muna natin to si Damsa, oh. May battle nga po pala si Damsa ngayon, 3 PM sa Kumo. Please, panoorin niyo po at supportahan po natin si Brother Damsa. Napakalupit po na itong tao to. Alright. So mga boss, ito lang, no? May nag-send kasi sa akin ng link dito kay Captain Barbell Kabakal na 12 days ago pala, nung birthday ko yun, no? Nagpunta rito si Coach Bullet. First time namin nag-meet ulit for so many years. Hindi ko in-expect na magko-comment sa akin si Kabakal ng si Captain Barbell ng ganun, no. Kakapanood ko lang talaga kayo ng umaga pag paggising ko ng mga 8 o'clock AM. Ang dami pala niyang sinabi. Itong si Kabakal pala, napakagaling pala nito talaga, no. Legit pala talaga 'to na coach na hindi lang pala siya sa fitness, sa mga MMA din pala. Dahil pala ding alam na ito, nagtuturo din pala ito ng boxing and Muay Thai, no? So, okay lang yun. So, kasi karamihan ngayon, matuto lang sumuntok. Marunong na agad magturo, eh. Okay? Ako po, mga ka-coach G, I've been in the industry ng MMA for so long. But still, I still have my coaches, my professors sa Brazilian Jiu-Jitsu. Okay, nanalo na rin po ako, may mga medals na po ako, nag-silver, gold na rin po ako, nag-bronze na rin ako, may mga nakalaban na rin ako sa jiu-jitsu na mga champions under URCC. I have fighters din sa ibang industry like ONE Championship and this time nga si sa UFC and sa URCC. Hindi ko naman po pinagmamalaki yun. Okay, kaya lang para sabihan po ako nito ni Kabakal ng kung ano-ano pinagsasabi niya nung nandito si Boss Bullet. Medyo nainis ako sa kanya, no. Talagang hindi po ako marunong mag-bash, pero itatry ko po ngayon ilabas yung other side ko. Kasi sabi ko naman po sa inyo nung umpisa pa, 'di ba? Coach G, humble but ready to rumble. So, i-upload ko po lahat nung sinabi niya nung 12 days ago. Okay? Sa tungkol sa akin, tungkol kung paano ko raw po tinraining si Boss Bullet, yun ang sinasabi niya na opinion niya. Okay po. So, ayan, panoorin niyo po itong i-upload ko ngayon habang nakikinig po ako, tinatapos ko itong kanta ni Damsa. At kayo na lang po ang magsabi sa akin kung ano po ba yung tama or kung tama po ba siya. Panoorin niyo po. Sabihin na ito, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa latest sparring session or mid-training ni Boss Bullet dito kay Coach Bote. So sila po ngayon ay nag-collab na at nakita na. At may mga nagpag-usapan at nagtanong sa akin ng mga kabakan natin kung bakit daw ganun yung training ni Boss Bullet. Bakit daw parang ginugulpi niya or kinakawawa niya yung kanyang sparring na coach or yung nag-mimiss sa kanya. At yan po ang ating gagawa ng reaction. At the same time, sure ko po sa inyo yung sa tingin ko na opinion doon sa training ni Boss Bullet dito kay Coach Bote, mga kabakal. Kasi ako rin po ay nag-train ng mga kliyente sa boxing and market. Pero like I said, yung mga training na ginagawa ko po ay more on mga fitness lang. Hindi talaga ako nag-train para maging fighter. More on fitness training na ginagawa ko. Kaya mga ka-coach G, narinig nyo. Itong kabakla na to, ang sinasabi niya, ang training style niya is more on fitness. More on fitness. Tingnan natin kung naiintindihan niya talaga yung sinasabi niya. O sa mga boxing, pero siyempre, hindi naman ay matututunan mo ng tama. Yun nga lang, yung talagang training na pang fighter ay hindi po tayo yung ganun na coach. Katulad ni Coach Badong. Kasi si Coach Badong, fighter talaga yan, yung coach ni Mahmoud, mga kabakal, at yun talaga yung specialty niya. So yung training po na ginagawa ko, sa tingin ko, pareho ng training na ginagawa ni Coach Bote. Kasi nga po, itong si
Parehas daw kami ng ginagawang training. Okay, mga ka-coach G, mga good vibes. Bakit po ako nakaganito? Kasi first time ko po ito na talagang mambabash ako. Alright, so ayoko makita ng iba kung... Pasensya na kayo mga boss ha, first time ko lang talaga ito eh, nanginginig pa nga ako eh, di talaga ako sanay eh. Pero tingnan natin kung kakayanin ko ba yung mga ginagawa na itong mga to na ano, na mga pangbabash. Pero dahil lang sinabi ko sa inyo, Coach G Bote, humble but ready to rumble. So, this is my first rumble dito kay Kupakal! Coach Bote, ay coach din po yan, nagtuturo ng boxing. Ewan ko na kung nagtuturo din siya ng Muay Thai, pero sa tingin ko ay knowledgeable din naman siya sa pagturo ng Muay Thai. So ganoon din po ako, kapareho ako ni Coach Bote na nagturo para matuto ng boxing, ng Muay Thai, at the same time, para sa fitness journey ng mga kliyente. At sasyon ko sa inyo mga kabakal, yung clip ng video kung saan nagpakita na kahit pa paano ng konting pasilip sa kayanan ni Boss Bullet sa training. Kasi nga naman, iba pa rin yung itsura ng laban at saka ng training. Pero kahit paano meron ka ng idea kung paano ba lumaban yung isang fighter sa training na ginagawa nila. Pero kung gusto mo kapanood ang full video, punta na po kayo sa YouTube channel ni Boss Bullet. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Sa bahay at ito mga kabakal niya, no? Coach Bote. Ayan, dyan mismo yan nangyayari, mga boss. Meron sa sariling gamit, so ay umilip na tuturo rin sa bahay. So talaga mga kabakal, meron din ako home gym. May home gym daw siya. Hindi ko kilala tong taong to. Na-meet ko nga to nung sa URCC eh. Kala ko mabait. Pero 12 days ago pa po tong video na in-upload niya. Ngayon ko lang talaga nakita at saka napanood. Mahilig mag-clinch mga kabakal ito si Boss Bully. Nakiklinch siya. At the same time, may power naman talaga yung sumunod yung isang bodybuilder. Mukhang matagal na siyang nagtitraining ng boxing ng mixed martial arts. Kaya yung mga form niya tapos wala ang masakit ng sipa. Mali nga ng mga kabakal. Mali form ng suntok or sipa. Oh, sabi dito ni Kabakla, okay, mali daw yung format sipa ni Boss Bullet. Well, exactly the reason and exactly the point kung bakit kami nag-try ng training that night, okay? Mga coach G, mga ka-good vibes. First of all, nagpunta rito si Boss Bullet noon to apologize to me because of what he did before. And then, nakainom na kami, dalawang Black Label, dalawang Glenfiddich. And then, bigla lang yung sinabi, Coach, tara, try mo lang, check-in mo lang kung anong problema sa ano ko. So, we did that quick training session. Alright, so, painga muna natin to si, ano, si Captain Alexa Bells. So I do believe malakas mga kabakal yung sipa ng Boss Bullet at yung sugto kasi napapakulong si I do believe Coach Bote. Mukhang hindi yata sa niya mga kabakal ito si Coach Bote sa mga malalakas na nakasipari sa mga malalakas na kilit kasi napapakulong siya. What? Sino ba to? Sino ba to nagsasalitang to? May mga na-handle na ba na totoong fighter to? Kaya mga kabakal, pansin ko hindi prepared itong si Coach Bote sa lakas.
ni Coach Bullet, ni Bobby siya. So, yan, in late siya, ni Coach Bullet. Hindi raw ako prepared, okay? So, hindi talaga ako prepared kasi biglaan yung preparation. Like I said, no, kanina, Boss Bullet dumating dito para may pag-usap sa akin para mag-celebrate kami ng birthday ko. And then, yung meets na yon actually against nga ako no, kasi nakainom na kami parehas, no? Pero dahil sa bisita ko siya, pinagbigyan ko si Boss Bullet. Kaya, totoo naman yung sinasabi ni Kabakla. Hindi talaga ako prepared, okay? So, panoorin pa natin. Alright mga kabakan, so first opinion ko dito ay ito ay opinion ko, personal opinion ko. Para sa akin, importante ba yung opinion mo? May humingi ba ng opinion mo? Sa iyo na yung opinion mo, itago mo na lang. Ay masyadong aggressive si Boss Bullet sa training. Masyado rin siyang malakas. At para sa akin, ay parang hindi kakayanin ni Coach Bote itong lakas at saka yung aggressiveness nitong si Boss Bullet. Kasi kung makita niyo mga kabakal, simple pa lang na training yung ginagawa nila. Ang ginagawa pa lang ni Boss Bullet dito ay sipa, low kick. At saka ano, low kick, front kick, at saka jab straight pa lang ginagawa niya. Pero nakita mo kung paano mapaurong itong si coach niya, na si Coach Bote. So kailangan kasi kapag ganyan malakas yung fighter, kailangan sasabayan mo din. Hindi pwede ipaputol-putol. Kailangan po sumipa siya, pumombo siya. So diretso lang. Kasi napapansin ko, after sumipa nitong si Coach Bullet, low kick, especially yung front kick, napapaurong na siya to the point na hindi na nila masundan yung combination ng training. Kasi dapat dire-diretso yung training para yung... Mga coach, mga good vibes, no? Ang sinasabi ata ng training nito ni Coach Alexa Bills is yung mga nasa gym training na mga ano eh, Zumba boxing, yung tuloy-tuloy. Yung mga ganun-ganun. Lupit na itong taong to eh. Momentum nung kliyente or yung momentum ni Boss Bullet sa pag-training, dire-diretso rin. Kasi ang hirap mag-training kapag tutol-tutol. Or kapag kunyari, sumunto ka, sumipa ka, lumayo, napa-atras, na kailangan ng konting time para mag-adjust yung coach mo. So ang hirap, nawawala nga yung momentum mo. Kasi nga, para mas mabilis yung pag-improve mo or para mas dire-diretso yung paglago ng skills mo sa training, kailangan dire-diretso rin yung training. At the same time, mas mahirap yung training na makukuha mo. Kailangan yung coach mo mas magaling sa'yo at kailangan mas una kang mapagod kesa doon sa coach. Ibig sabihin, kailangan na mag-adjust. Nasira ang charger. Nakalimutan ang git. Ayan na, meron pang ano, may commercial pa tong kabakla na to. So anyways, mga boss, di ba? Tapusin natin yung video niya bago tayo magre-react para naman mabigyan natin ng chance magsalita tong napakagaling na coach na to. Ay, ikaw, hindi yung coach mo. Kasi kapag mas mukhang mas malakas ka pa, mas mukhang mas, alam yun, mas mahina yung coach mo sa'yo in terms ng mix at sparring. So alam yun, parang mahihirapan ka ngayon mag-improve. Parang sa boxing yan. Di ba nga, para mas mag-improve ka sa boxing, para mas lalong ma-enhance ang skills mo. Kung makikipag-mix ka, boxing yan, or kahit siguro Muay Thai, kailangan yung kamits mo, or yung partner mo sa pag-ano, pag-boxing, pag-mix, ay mas magaling sa'yo. Or yung sparring mo, yung ka-sparring mo sa boxing, kailangan mas magaling sa'yo para meron kang matutunan. Kasi napapansin ko dito, parang mas ahead si Boss Bullet dito kay Coach Bote. At the same time, parang ngayon lang kasi nakakuha ng ganitong klase ng kliyente or ka-mix, ka-sparring itong si Coach Bote na katulad ni Boss Bullet, kaya medyo nag-adjust siya. So para sa akin, para mag-improve lalo si Boss Bullet at talagang maging solid yung training nila, kailangan talagang mag-adjust nitong si Coach Bote. Kailangan. Alright.
Mga kabote, siguro tawagan natin si Coach Bullet. Sabihin natin kay Coach Bullet, Coach, Coach Bullet, alright, kung nakikinig ka o napapanood mo to, siguro it's time for you to look for a different head coach. Alright, kasi sabi nga nito ni Kabakla, eh, hindi raw ako marunong. Okay, wala daw akong alam. So, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nito. Ito lang, kung nasaan mundo to eh. Okay, so, tapusin lang natin mga boss. Masanay siya doon sa lakas ni Boss Bullet. Kasi kung ang mangyayari ay mas unang susuko sa training si Coach Bote kaysa kay Boss Bullet, eh paano mag-improve itong si Coach Bullet kay Coach Bote? Pero ito'y sariling opinion ko lang naman, at ito ay based sa aking observation sa video na yun. Kasi bawat suntok at sipa ni Boss Bullet kay Coach Bote, eh napapa-atras siya at hindi matuloy yung kanilang momento. Kasi dapat dyan pareho kayo, or mas magaling ka, mas kailangan mag-adjust yung kliyente mo, or mas dapat unang mapagod yung kliyente mo. Yung kliyente... Diyan, mga kochi, ang kliyente ata nito, puro poste eh. Hindi gumagalaw eh. Gusto ata nito, nakatayo ko lang. Bakla ako. Kesa dun sa coach. Pero ang parang lumalabas, eh mas unang napagod. Kaya na-take down pa ito si Coach Bote ni Boss Bullet. Pero ito'y sariling opinion ko lang naman. Pero ano ba ang opinion niyo, mga kabahal? Kaya ba'y paano ko ita-take down? Eh siya yung nagta-training. May hawak akong glass, may hawak akong kickpad at saka Muay Thai pads, boss. Okay? So, Coach Alexis, eto kung nakikinig ka, tatapusin ko muna yung video mo kasi natutuwa talaga ako eh. Para kang comedian eh. Sinasabi ko na parang hindi yata kaya ni Coach Bote. Ayan, mag-publish May 15, no? Birthday ko po. Si Coach Tingira pala ako na ito sa vlog ng May 15. Tingin niyo ba mag-improve si Coach, si Boss Bullet dito kay Coach Bote sa training niya? Or kailangan ni Boss Bullet ng mas malakas, nasasabay sa lakas ni Boss Bote na coach para sa training niya. So I comment it down below mga kabahal para malaman natin. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Bandit. Maraming salamat. Hindi ko gets yung ginagano niya. Ano pinapakita niya doon, yung kilikili niya? Wala naman ako nakikita ang muscles. Sa inyo, salamat sa inyo. Salamat. Damsa versus Cathy. Got it. Here are some videos. Damsa versus Cathy. Sure. Here are some videos. Alright, mga ka-coach G, mga kabote. So, ito na tayo ngayon. Alright. Coach Alexa Bells. Okay, kabakal, kabakla. Nung una, alam mo, nung una, mayroon akong in-upload na video ko. Kasi hindi naman kita kilala, no? Hindi ko pa rin nakikita yung video na ginawa mo sa akin. Nung birthday ko pa. Okay, boss, ito na lang. Coach ka, di ba? Tayo, nagtuturo ka Muay Thai, boxing, gano'n. Para matapos tong issue natin na to. Okay? Magharap tayong dalawa. Mamili ka kung anong gusto mo. Gusto mo mag-sparring tayo. May pwesto ako, may lugar ako, kahit saan, sabihin mo lang. Mag-workout din tayo. Kung paano ka mag-workout, ako susunod sa'yo. Tapos mag-workout tayo. Kung paano mag-workout, sunod ka sa akin. Or mag-sparring tayo. Mas gusto ko, sparring tayo. Utal, magaling ka eh. Magaling ka naman eh, di ba? Magaling ka magsalita eh. Alright? So, sige na nga, ang lupit mo eh. Ang lupit mo eh. Okay, so, magharap tayo, kabakla. Ngayon, tatawagan kitang bakla. Okay, huwag kang puro salita. Puro ka lang salita sa, ano eh, sa YouTube eh. Right? So, yung mga followers mo, your followers will become your haters. I'm telling you. Doon sa mga pinagsasabi mo, nonsense. It don't make any sense. Wala kang alam sa industriya ng mixed martial arts or discipline. Okay? You don't know shit.
Okay, so you gotta stop talking shit about me, how I trained Bullet. Kasi wala ka namang alam eh. Yung utak mo, yung ability mo when it comes to mixed martial arts, napakaliit. Handaya mong sinasabi na, bro, napakaliit ng pwesto namin. Okay? At saka hindi ako poste. Ang gusto mo, pag sumipa si Bullet, nakatayo lang ako. Of course, I will adjust. It's a training session. Alright? So, you stick na lang sa craft mo. Kung magaling ka mang bola sa mga kabakla, mga ganyan-ganyan mo, you stick to that profession. Don't enter my profession and say shit about me. Kasi wala ka talagang alam. Okay? So, I'm challenging you. Okay, I'm challenging you. Kung gusto mo, kung ayaw mo magkasakitan tayo, okay lang din. I'm challenging you. Bigayan na lang tayo ng leg kick. Alright? Bigayan tayo ng leg kick. Ano pa yung kinocomment mo doon? Okay? Tagsasampo. Leg kick at saka straight dito sa chan. Okay? With or without pads. Mamili ka kung anong gusto mo. Okay? Anytime, anywhere. Let's do it. I'll set it up. Okay? Walang mga away sa'yo. Walang mga away sa'yo. Tayong dalawa lang. Okay? Magsama ka pa kung sino gusto mong isama. Okay? This real talk, ha? Real talk. Let me know when, what time, kahit sa lugar mo pa, we'll go there. Okay? Ang dahil mo kasing sinasabi. Ang dahil mo masyadong sinasabi. Ako, I wanna end this issue. Ngayon ko lang napanood. And then, the video that I uploaded, nung nag-reaction ako doon sa reaction mo sa amin, nagsama-sama kami. I respected you pa nga nun eh. Kasi sabi ko, before I upload this, I apologize na right away. Diba? Because it was just fun. But this thing, you made it personal. You made it personal kasi you uploaded it on my birthday and then nagkita pa tayo. Akala ko talaga, akala ko legit, akala ko totoo ka, you know, nakita pa tayo nung sa URCC, nag-usap pa tayo, kinausap pa kita, sabi ko sa'yo, baka gusto mo, mag-collab tayong dalawa. And then, I saw this, so binabawi ko na lahat yun. Wala akong time mag-collab sa'yo kasi the way you react, the way you talk, it only shows na wala kang alam. Alright? So maybe your clients, ang lalakas mo silang mabola or dahil mong sinasabi sa kanila about boxing, Muay Thai, MMA, and all that shit. I don't give a shit about you. Alright? So kung gusto mo, again, magkita tayo anytime, anywhere. Gusto mo sparring, sparring tayo. Kung gusto mo tutuon ng laban, let's go. Pero ako, challenge ko lang sa'yo, very simple lang, 10 leg kick, 10 suntok sa chan, or anywhere, dito lang, full body lang, wala sa mukha, kasi napaka-pogi mo eh, baka may mabasag pa sa'yo eh, diba? So dito lang, lower body lang tayo, and then leg kick, let's do it, alright? Alright mga ka-coach, mga kabote, so yun nga no, nag-react tayo dun sa reaction ni Captain Barbell. Okay? So, Alexa Bills. Alright? So, ako talaga, natawa lang ako talaga kayo ng umaga. Ang aga nung gising ko. And then, may nakita akong link na sinend sa akin. And then, nakita ko yung mga pinagsasabi niya nung birthday ko pa. Okay? So, doon mo makikita yung mga iba-ibang klaseng tao talaga eh. Na matapang pag nasa YouTube, ano mo yun, yung mga keyboard warriors, ang daming sinasabi, opinion daw niya yung wala akong pakialam sa opinion mo, okay? Pag ako tinira mo, makakarinig ka rin ng opinion ko. Ito yung opinion ko. Wala kang alam sa craft ng mga sinasabi mo, okay? That's my opinion. Okay? So again, mga kaibigan, Coach G Bote, good vibes lang tayo, nakangiti pa rin ako kahit naiinis na ako. Diba? Pero tandaan nyo, Coach G, humble, but ready to rumble. Alright, peace out.